Nakakainis naman, masyadong paimportante. Ang init-init na nga. Pwede namang sa bodyguard na lang magpasundo tapos ako pa talaga. Anas ni Jenny sa kanyang sarili habang naghihintay sa may waiting area ng airport. Siya kasi inutusan ng CEO ng kanyang pinagtatrabahuan na sunduin ang kanyang anak na si Harry mula pang New York. Isa-isa na rin nagsisilabasan ng mga pasahero patungo sa may waiting area. Kanya-kanya na rin pagsalubong ang ginagawa ng mga taong naroon na may mga hawak ding banner katulad niya. Yan, siguro isa siya dyan. Mahinang sambit ni Jenny na kanina pang irritable sa init ng panahon, tapos ang dami pang tao doon. Jenny! Jenny! Sigaw niya para sakaling marinig na siya ng kanyang hinihintay. Maya-maya pa ay isang matangkad na lalaki na may shades na nakapatong sa ulo at nakasuot ng black long sleeve ang lumapit sa kanya. Napatulala nga ito dahil sa sobrang kagupuhan ng lalaki. Jenny the secretary? Tinatamad niyang tanong. Kaagad namang sumagot si Jenny. Yes, ako nga po. Pinapasundo na kayo ng daddy ninyo. Sabi niya. Tila wala namang pakialam ang lalaki at inirapan pa si Jenny. Okay. Please carry all my stuff. Thank you. Seryoso niyang sabi tsaka nauna nang lumakad palabas. Napaawang naman ang mga labi ni Jenny dahil hindi niya inaasahang ganito pala kagaspang ang ugali ng anak ni Mr. Antonio. Kung anong ikinabait ng matanda, ay siya namang ikinasama ng ugali ng anak. Oh, aba, antipatikong yun ah. Napakakapal ng mukha. Wika niya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang pamilyar sa kanyang lalaki yon. Para bang nakita niya na kung saan. Basta, parang nakita na sila. Pero, kunot noon niyang sabi na nakatitig pa rin sa paglalakad na ng lalaki. Pilit niya pa rin kasing iniisip kung saan nga ba niya nakita itong si Harry. Pero bakit mukha siyang pamilyar? Saan ko nga ba siya nakita? Nang biglang tuluyan ang nanlaki ang mga mata niya at naalala kung sino nga ba ang lalaking yon. OMG! Siya yun. Hindi ako pwede magkamali. Siya yun. Siguradong-sigurado na sabi ni Jenny. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Jenny, kailan mo ba balak umuwi? Abay, mag-iilang buwan ka na dyan sa Europe pero wala pa rin balita sa pag-a-apply mo. Umuwi ka na lang kaya anak. Hindi na nga maalis ang pag-aalala ni na papangat mamang. Mga magulang ni Jenny sa kanilang anak na halos lampas isang buwan nang namamalagi sa bansang France. Mamang, paano ba ako magtatagumpay niyan kung hindi ako marunong magtsaga at magtiis? Marami na akong pinasahan ng mga designs ko dito at nararamdaman ko na one of these days ay may tatawag na sa akin. Huwag kayong mag-alala, mamang. Kapag may tumawag na sa akin, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy na yon. Basta huwag kayong maiinip, okay? Siguradong sagot naman ni Jenny sa kanyang ina. Graduate si Jenny ng fashion design at ngayon ay nagsusubok na hanapin ang kapalaran sa bansang France. Naroon kasi ang kumpanyang gustong-gusto niyang pasukin, ang House of the Designers, kaya naman naglakas loob siya na doon makipagsapalaran. Alam naman namin yan ang papang mo, anak. Alam namin kung gaano katsaga at kapursigido. Pero ang sa amin lang, anak, kung sa tingin mo naman ay parang medyo magtatagal pa, bumalik ka na lang dito. Marami rin namang nag-o-offer sa'yo dito na designing at ayos din naman ang offer. Pero ito naman ay opinion lang namin, anak. Huwag mo naman sanang mamasamain. Namimiss ka lang din namin itong papang mo. Pero syempre, ikaw pa rin ang magdidesisyon yan, anak. Basta, kung ano man ang magiging desisyon mo, ay suportado ka pa rin namin itong si papang mo. Paliwanag naman ang kanyang ina. Nauunawaan naman ni Jenny ang pag-aalalang iyon ng kanyang mga magulang. Dahil unang-una ay ngayon lang talaga siya napawalay na matagal sa kanyang mga magulang. Ngunit kung hindi niya kasi ito gagawin,
Kung hindi siya lalabas sa kanyang comfort zone, ay walang mangyayari sa kanya. Mananatiling natutulog ang kanyang mga pangarap para sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Sa kabilang banday, sumagot na rin si Papang. Oo, tama ang mamang mo, anak. Abay, ikaw ang aming nag-iisang unika iha. Kaya natural lang sa amin na mag-alala ng ganito, lalo pat malayo yan. Pero syempre, mas malaki pa rin ang tiwala at bilib namin sa'yo. At kung mas pipiliin mo pa rin naman natili dyan, ay ayos lang din naman sa amin. Basta ipapangako mo mag-iingat ka. Iingatan mo ang sarili mo. May ipapangako mo ba yon? Tanong naman ang kanyang papang. Oo naman po, papang. Mamang. At saka kayo pong inspirasyon ko, no? Kaya ako ginagawa to. Basta, lalaban po ako hanggang dulo. Kung hindi naman po talaga ako pala rin dito, eh di babalik na lang po ako dyan. Tuloy ang buhay. Kung hindi po para sa akin ang pagdidisenyo, ang mahalaga, ay sinubukan ko po, di ba po? Nakangiting sagot naman ni Jenny. Isa na nga rin ito sa ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang, ang makapagpapalaki ng isang anak na may mabuting puso, mataas na pangarap, at higit sa lahat ay mapagmahal sa magulang. Doon pa lang ay panalo na sila bilang isang magulang. Tama yan, anak. Napalaki ka talaga namin ang maayos ng mamang mo. Nakangiting sabi ng mag-asawa kahit na naluluha-luha na ang mga mata dahil sa pagkamis sa kanilang anak. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Jenny sa parents niya para makapagpahinga na. O siya, sige na po. Papang, mamang, alas 11 na po kasi dito ng gabi. Babiyahe pa po ako bukas ng 16 hours. Magpapahinga po muna ako. Sabi naman ni Jenny sa kanila. Sige anak, mag-iingat ka ha? At laging hihingi ng gabay at kaligtasan sa Panginoon. Mahal ka namin. Bye-bye. Mahal ko rin po kayo. Bye-bye po. At matapos ng pag-usapan na yon ay pinatay na rin ni Jenny ang kanyang phone. Bago siya matulog, ay tumingin pa siya sa may kisame at saka huminga ng malalim. Alam ko ang mahirap. Alam ko ang imposible. Pero para sa pangarap ko, para sa pamilya ko, wala akong hindi kakayanin. Mariin niyang sabi sabay pikit ng kanyang mga mata. Nang sumunod na araw, ang huling destinasyon ni Jenny ay ang isang syudad sa Lihauer sa France. Naroon ang mga main company ng HOD at doon siya huling magpapasa ng kanyang mga disenyo. Malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili na matatanggap siya dahil sa mga disenyo ng mga damit na inahaling tulad niya sa mga magagandang syudad sa bansang France. Halos abutin ng 16 na oras ang kanyang biyahe, sakay ng isang tren at sa wakas ay nakarating na rin siya sa Lihauer. Ang ganda naman sa lugar na to. Kahit malayo ay worth it talaga. Nakangiting pinagmasta ni Jenny ang buong lugar. Para sa kanya, wala na nga makakatalo sa pagiging romantiko ng lugar na yon. Doon nagmula at tumubo ang mga magagaling na designers at hinihiling ni Jenny na balang araw ay makikilala rin siya bilang isang magaling na fashion designer. Sa kabilang banday, medyo nahirapan pa nga si Jenny na hanapin ang kumpanyang yon dahil sa maraming pasikot-sikot ang lugar. Nang makita niya iyon ay kulang na lang ay tumulo ang mga luha ni Jenny sa sobrang saya dahil ang kumpanyang yon ang pangarap na mapasukan ng mga fashion designers. Bago pa man siya mahuli ay pumasok na rin siya sa loob. Minsan lang ang pagkakataon na to kaya naman talagang gagalingan niya na. Nang makapasok siya ay sinalubong siya ng isang babae na tila ba receptionist din doon tapos ay tinanong at kinausap siya. Nang malaman ng babae na mag-a-apply siyang designer at magpapasa ng design, ay pinapasok na siya sa isang silid kung saan naroon ang ibang mga aplikante at tatlong critics na nasa harap at isa na doon ang may-ari ng kumpanya. Nang makaupo na siya sa isang bakanting upuan, ay lalo na siyang kinakabahan dahil halos puro banyaga ang naroon at walang ni isang Pinoy siyang nakikita doon. Nakakadagdag din ng kaba ang sistema ng interview dahil sa on-the-spot ito sa harap mismo ng naroon. Kaya naman sa isip niya kapag na-reject siya ay sigurado ang hiya na mararamdaman niya dahil maririnig iyon ang karamihan. Ngunit sa halip na kabahan ay nagdasal na lang siya at humiling na sana
ay mapili ang designs niya. Next please. Nang tumawag na ang CEO ay tumayo na si Jenny dahil siya na ang tinatawag sa gitna. Taas noon namang tumayo si Jenny tsaka inabot niya sa babae ang kanyang designs para suriin ito. Sinimula na rin ni Jenny na magpakilala ng malalaking ngiti sa kanyang mga labi. Hi, I'm Jenny Kate Mercado. I'm from the Philippines. I am... Hindi pa man siya natatapos ay nagsalita na ng malakas ang CEO. Next please. I don't like the design. It's so boring, so plain, and I can't feel any emotion. Sincerong sabi ng isang matandang lalaki. But sir, I can explain. Magpapaliwanag pa sana si Jenny nang pagsabihan na siya ng lalaking yun. No explanation. The design must speak for itself, not the designer. Makahulugang sabi pa ng isa sa panel. Sorry, madam. Mahinang sabi naman sa kanya ng assistant kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang bawiin ang kanyang mga designs at umalis na lamang. Lugmok na lugmok si Jenny nang nagmarcha palabas ang malaking gusaling yun. Gusto nang tumulo ng kanyang mga luha dahil ito na sana ang last hope niya dito sa friends ngunit sa kasawiang palad ay nabigo pa siya. Tila nga mabilis na wala ang kinang sa mga mata ni Jenny na kani-kanina lamang bago sumalang sa interview ay manghang-mangha siya. Nang dahil sa kabiguan, ay nadamay na rin ang kanyang buong mood. Sa halip na may standby muna ng mga ilang oras doon sa Lahore para mag-sightseeing o mamasyal o magmuni-muni, mas pinili na lang ni Jenny na bumalik na ng kabilang city kung nasaan ang kanyang apartment at doon na lang magpalipas ng lungkot. Ihahanda na rin niya ang kanyang sarili pabalik ng Pilipinas, dala-dala ang kanyang naging sandamakmak na kaibigan. Hay, bakit ba kasi ang malas ko? Bakit ba hindi ako magaling? Bakit ba pipitsugin lang ako? Naka-100 rejection na yata ako eh. Kota na, ayoko na. Malakas na sabi ni Jenny habang may hawak-hawak pang glass of wine. Halos mag-iskandalo na siya sa loob ng kanyang nagsisilbing silid sa tren na kanyang kasalukuyang sinasakyan pabalik ng kanyang apartment. Sa pag-aakalang soundproof ang buong kwarto, ay malayang nagsisisigaw si Jenny ng silid na iyon habang binibigas ang kanyang mga sama ng loob. Maya-maya pa ay dahil nakalimutan ding ilock ni Jenny ang pinto, ay bigla na lamang itong nabuksan ng isang lalaki at mababakas sa mukha nito ang sobrang inis. Hey! Ang ingay mo. Basta Pinay, maingay talaga. Bulilas niya pa sa dalaga. Siya si Harry, anak ng CEO ng House of the Designers na dream company ni Jenny. Marahang lumuwag ang galit na itsura ng lalaki na isang Pinoy din nang makita niya ang itsura ni Jenny. Kalatang eyeliner at punong-puno ng luha ang mga mata. Pati ba naman ikaw ay ayaw sa akin? Kahit ibenta ko yata itong mga designs ko sa murang halaga, walang bibili eh. Pinoy ka pa naman. Dapat nga ikaw ang kauna-unahang dumamay sa akin. Lakas loob naman na sagot ni Jenny na tila ba wala nang pakialam sa makakarinig sa kanya. Basta, ang gusto lang niya ay makasigaw at mailabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Hindi naman magkaintindihan si Harry nang lalong bumuhos ang luha ng dalaga at lalong humagulhol ng iyak. Sandali lang. Bakit ka umiiyak? Tumahan ka na nga. Ang lakas-lakas mo pang umiyak. Nakakaistorbo ka sa iba. Nauutal na sabi ni Harry. Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Isa talaga akong malaking disappointment. Ayoko na. Patuloy na lita niya ng dalaga sa kanyang sarili. Ilang sandali pa eh. May sumigaw na banyaga sa may bandang dulo ng tren. Hey! Stop your wife from crying! Sigaw ng matandang lalaki. Sumagot naman si Harry. She's not my wife! Sagot niya na may inis sa tono. Muli siyang napatingin sa dismayado at kawawang babae. Napapailing na lang siya. Kalat pa man din ang mga table knife doon sa kanyang table at baka mamaya kung ano pang gawin niya sa sarili niya kaya naman no choice na siya kundi ang damayan at patahanin ang babae. Ay, bad trip talaga.
Inis na sabi ni Harry, tsaka bad trip nung pumasok sa loob ng kwarto ni Jenny. Tumahan ka na. O kung gusto mo, iinom na lang natin yan. Wika ng lalaki, tsaka kinuhang bote ng wine at nagsalin na sa kanya-kanyang baso. Habang si Jenny naman ay tulala pa rin. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak at tuluyan ang na-burnout. Alam mo ba, halos mahigit isang buwan ako dito. Miss na miss ko na nga si Mamang at Papang eh. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na mapalayo ako sa kanila. Pero kailangan eh. Kailangan kong mag-grow. Kailangan kong maging independent. Kailangan kong matuto. Pero ang sakit pala. Kapag tinuturoan ka ng buhay, ang sakit pala kapag nagkamali. Sunod-sunod yung rejections. Sabay-sabay na ipapamukha sa'yo na walang kwenta ang pinaglalaban mo. Na walang kwenta ang tinatahak mo. Ang hirap tanggapin yung mga salitang, balik ka na lang kapag walang tumanggap sa'yo. Marami pa namang ibang trabaho dyan. Ako, hindi maganda yung mga design mo. Kahit for free, walang bibili. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Mahal ko ang pagdedesenyo pero parang gusto ko na sumuko. Panimulang sabi ni Jenny kaya lalo siyang napaiyak. Ito kasi ang kailangan niya ngayon, ang kausap. Sa sobrang sikip ng dibdib niya, hindi niya na talaga makontrol at mapigilan pa ang emosyon niya. Samantala, uminom muna si Harry ng wine bago sumagot. Sa isip niya ay designer din palang babaeng to na kahit halatang entry level pa lang ay makikita na ang dedikasyon at pagmamahal nito sa pagdidisenyo. Dahil lang ba sa rejections, kaya ka nagkakaganyan? You said na halos mag-iisang buwan ka pa lang dito, tama? Eh, samantalang yung mga sikat na designers ngayon, dekada rin bago nila nakuha at nakamit kung nasaan man sila ngayon. Pero hindi sila sumuko. Hindi nila sinukuan ang pangarap nila. Tapos ikaw na wala pang isang buwan, naghihimuto ka agad dahil sa rejections? Kung ganyan ang attitude mo towards failure and success, well, siguro nga hindi mo deserve ang passion mo dahil hindi mo kayang ipaglaban. Mapait pero makatotohan ang sabi naman ni Harry. Mabilis namang rumihisro sa pandinig ni Jenny ang mga salitang yon na binitawan ni Harry. Doon niya napagtantong, oo nga, tama siya. Hindi mo deserve ang isang tao o bagay kung hindi mo naman to kayang ipaglaban. Hindi pwedeng gusto mo lang yon kung hindi mo kayang magsakripisyo at masaktan para sa bagay na yon. Dahil mistakes are the best practice to be better. Kung ang pagkakamali ay titingnan mo lang sa negatibong pananaw, paulit-ulit lang din ang pagtanggap mo sa kamalian. Pero kung titingnan at ikukonsidera mo ito sa paraang positibo, masasabi mong mas mapapatibay ka ng panahon sa mga pagkakamali at marami pang paraan at pagkakataon na itama ang mga pagkakamaling yan. Sa kabilang banday, dahil na parami na rin ang ininom ng wine ni Jenny, ay namumungay na rin ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Harry at pinagmasda ng buong mukha nito. Oh, bakit ka nakatingin? Tanong naman ni Harry. Hindi niya gaano makita ang tunay na itsura ng babae dahil sa kapal ng kolorete nito sa mukha na halos matakluban na ang tunay niyang itsura. Wala lang. Thank you ha. Thank you dahil hindi ka nagdadalawang isip na damayan ako. Thank you, sabi ni Jenny. May kung ano naman na tila kumurot sa puso ni Harry. Ilang segundo lang silang magkakatitigan. Kitang-kita niya sa mga mata ng babae ang sobrang lungkot. Ayaw mang ipakita ni Harry ang kanyang bad personality kay Jenny na medyo masungit, ngunit wala siyang magagawa dahil bigla na lamang at kusa siyang umamo dito. Nang mapadaan ang tren sa madilim na bahagi ng lugar ay doon na tila ba nagsimula mag-usap ang kanilang mga mata. May tama na rin ang ala kaya may hinahanap na ang init ng kanilang katawan. Aminado si Harry na nasa wisyo pa siya at hindi pala lasing ngunit para bang may kung ano kay Jenny na ayaw niyang pakawalan. Si Harry na rin ang unang gumawa ng move
at marahan ang lumapit sa babae. Hinawakan niya ito sa mukha at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Marahan din pinawi ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi at doon ay hinawakan na rin ang mga labi ng dalaga. Unti-unti na ang inilapit ni Harry ang kanyang mukha sa mukha ni Jenny na hindi mababakas ang pagpupumiglas. Tila ito rin ba ang gustong mangyari ni Jenny? Ang mailabas ang init ng kanyang katawan na kanyang nararamdaman. Hanggang sa wakas ay nagdampi na rin ang kanilang mga labi. Nagsimula sila sa marahang mga halik hanggang sa pabilis na ito ng pabilis na may pananabik. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahalikan ay muling idiristansya ni Harry ang kanyang mukha sa mukha ni Jenny at saka muling tiningnan ito sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ito sa mga mata na ikinabilis ng tibok ng kanyang puso na aminado siyang ngayon lamang niya naramdaman. Matapos ang ilang segundong yon, ay muli na silang bumalik sa pagkakahalik at doon na itinuloy sa may maliit na kama ang kanilang balak gawin. Damang-dama nila ang init ng katawan ng isa't isa at aminado silang gusto nila ang kanilang ginagawa. It's not normal to amaze having sex with a stranger pero iba si Jenny para kay Harry. Ang buong kabuuan ni Jenny na walang bahid na nagalaw na dati. Kaya naman, mas lalong ginalingan ni Harry hanggang sa tuluyan na ngang may mangyari sa kanilang dalawa. Sa haba ng biyahe, pareho na rin sila nakatulog na dalawa. Nang malapit ng destinasyon ay nauna nang bumangon si Jenny. Hindi niya na nga nagawa pang gisingin si Harry at hindi na rin nagpaalam pa. Palibasa ay mahimbing pang natutulog kaya hindi na namalayan ng lalaki na paalis na si Jenny. Ngunit bago pa man siya makaalis ay muli niyang nilingon ang mahimbing pang natutulog na lalaki. Naisip niyang kuhanin ang itim na scarf niyon bilang isang alaala dahil wala namang kasiguraduhan kung muli pa ba silang magkikita ang dalawa. Pagkakuha niya ng scarf na yon ay doon na siya tuluyang umalis. Ilang minuto nang nakaalis si Jenny ay saka pa lamang nagising si Harry. Ginising pa nga siya ng staff kaya napabalikwas siya sa pagbangon. Oh, andito na pala. Teka, nasaan yung babae? Kunuto niyang tanong. Hindi man lang niya naitanong ang pangalan nito o kung saan ba siya nakatira sa Pilipinas. Sino kaya siya? Eh, hindi ko malang nakuha ang pangalan niya. Dismayadong tanong ni Harry sa kanyang sarili. Nang makapag-ayos na siya ng sarili at handang lumabas ang silid, ay bigla naman niyang napansin na wala na doon ang scarf niya. Sandali. Nasaan pala ang scarf ko? Buwisit, magnanakaw palang babaeng yun ah. Anas siya sa kanyang sarili at napailing na lamang. Makalipas ang ilang araw ay muli nang nakabalik si Jenny sa Pilipinas. Masaya siyang sinalubong ng kanyang mga magulang na sabik na siyang makita. Jenny! Mabuti naman at nakauwi ka na. Halika na sa loob at nagluto kami ng iyong papang ng mga paborito mo. Masayang bungad ng kanyang mamang. Salamat po mamang, papang. Tugon naman ni Jenny na mahahalata pa rin sa itsurang mukha ang lungkot at pagkadismaya. Nang makapasok na siya, ibinaba na lang niya ang gamit niya at saka umupo na doon sa may upuan sa pagkainan. Napansin naman kaagad iyon na mag-asawa at saka nag-aala lang nagtanong kay Jenny. Batid nila na dinadamdam pa rin ang kanilang anak ang mga nangyaring rejection sa kanya sa friends. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka pa masaya na muli mo kaming makita ng papang mo? Mahinahong tanong ng kanyang mamang sa kanya. Doon ay bigla na lang lumuha si Jenny. Isa kasi sa ikinakakalungkot niya na nadismaya na naman niya ang kanyang mga magulang na hindi niya alam kung dapat pa bang ipaglaban o ipagtuloy ang kanyang pangarap sa linya ng pagdidisenyo. Dahil para bang sa bawat rejection ay nauubos na ang oras niya na mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang niya, lalo pa't matanda na ang dalawa. Sa kabilang banday, lalo namang nag-alala ang kanyang mamang sa kanya nang makita na umiiyak siya. Oh, bakit ka umiiyak? Sus ko, halikang at yayakapin ka ni mamang. Tahan na anak. Nandito lang kami ng papang mo. Sabi ng kanyang mamang. At saka lumapit sa anak at pinigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Patawarin niyo po ako, mamang, papang.
Sorry po kung unang try ko pa lang ay na-disappoint ko kaagad kayo. Sorry po. Umiiyak na sabi ni Jenny. Sumagot naman ang kanyang ina upang pagaanin ang loob nito. Anak, hindi ka disappointment sa amin. Ano ka ba? At saka ikaw na rin naman na may sabi, diba? First try. Walang problema doon. Napakarami pang pagkakataon, anak. Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. Huwag ka magmadali. Naniniwala at nagtitiwala kami ng papang mo sa kakayahan mo. Diba, papang? Sabay tingin niya sa kanyang asawa. Oo, tama ang mamang mo. Huwag mo nang isipin yun. Ayos lang na umiyak at malungkot dahil sa resulta, pero huwag mong tatambay yan, ha? Bangon ka agad at tapos laban ulit. Kaya huwag ka nang umiyak, anak. Huwag mo kaming isipin dahil hindi kami galit, okay? Pagpapagaan din ang loob na sabi ng kanyang papang. Marahan na rin pinunasan ni Jenny ang kanyang mga luha. Maraming salamat po, mamang papang. Hayaan niyo po. Babawi po ako. Lalaban po ako para sa pangarap ko. Sabi niya. Yan ang anak namin. Matapang at hindi marunong sumuko. Sabay na sabi naman ang mag-asawa at saka muli nang niyakap ang kanilang anak. O siya, tayo naman ang kumain at kanina pang naghihintay ang mga pagkain. Sige po, tara na po. Noong mga unang araw ng pagbabalik ni Jenny sa kanila, ay naging magaan at maalwan na sa kanya lahat dahil sa suporta ng kanyang mga magulang. Hindi pa rin siya tumigil sa pagpapasa ng mga designs niya online dahil naniniwala siya na may tatanggap din sa kanya. Ngunit itong mga nakaraang araw ay napapadalas ang pagsama ng pakiramdam ni Jenny na ikinababahala na ng kanyang mamang. Jenny, ayos ka lang ba? Parang napapadalas ang pagsusuka mo ngayon na. May masakit ba sa'yo, anak? Nag-aalan lang tanong ng ginang sa kanyang anak. Kakatapos nga lang ulit magsuka ni Jenny kaya hinang-hina pa ang kanyang katawan. Lagi po ako nahihilot tuwing umaga eh. Tapos nasusuka na lang kaagad. Ewan ko ba kung ano pong nangyayari sa akin? Nagugulo ang sagot naman ni Jenny. At maging siya ay hindi na rin alam ang nangyayari sa kanya. Bigla namang napaisip ang ginang. Bigla siyang kinutuban dahil sa nangyayari sa anak. Anak, matanong ko lang. Kailan ka ba huling dinatnan? Utal na tanong ng kanyang ina. Napaisip naman kaagad si Jenny. Isang buwan na po akong hindi dinadatnan eh. Taka niyang sagot. Maya-maya pa ay kusa nang namilog ang mga mata ni Jenny at bigla nang napahawak sa kanyang tiyan. Oh my God! Mamang, huwag niyo sabihin, buntis ka ba anak? Nauutal na tanong naman ang kanyang mamang. Paulit-ulit lang na napapailing si Jenny. Ang tanging naaalala lang niya ay sobra lang siyang malungkot nung time na yon sa France. Niwala nga siyang nobyo para mabuntis siya. Hindi ko alam. Wala naman akong boyfriend eh. Hindi niya makapaniwalang sabi. Eh kung posibleng buntis ka nga, paano mangyayari yun kung wala ka namang boyfriend o partner para mabuo ang baby? Nagtatakang tanong naman ang kanyang ina. Wala naman siyang ibang nakakasalamuha maliban sa lalaki. Sa lalaking nakasama niya at naka one night stand doon sa tren. Shucks! Yung lalaki sa tren! Malakas niya sambit. Lalo namang naguluhan ang kanyang ina. Ha? Ano ka mo? Lalaki sa tren? Kaya naman napagpasyahan nila na pag-usap-usapan na ito kasama ang kanilang padre de pamilya dahil hindi nabiro ang ganitong bagay. Kung tunay man ang hinala nila na buntis si Jenny, ay posibleng isang malaking pagbabago ito sa buhay nila. Napawi na rin ang kanilang mga haka-haka nang paggamitin na si Jenny ng pregnancy test at doon nga napatunayang positive. Buntis nga si Jenny. Ngayon ay magkakaharap na silang tatlo sa may pagkainan. Pinagbasta ni Jenny ang itsura ng kanyang mga magulang at parehas malungkot ang reaksyon ng mukha ng mga ito.
Lalo namang nakaramdam ng pagkadismaya sa sarili si Jenny dahil sobra-sobra ng kamalasan na inaabot niya ngayon. Anak naman, akala namin yung pangarap mo lang iuuwi mo dito tapos may bonus pang baby? Eh sino ba kasi yung lalaking yun? Bakit ka naman basta-basta nagpagalaw lang kung kani-kanino? Jenny naman eh. Anas ng kanyang ama. Pinipigilan nga niya na magalit sa anak kaya limitado lamang ang kanyang emosyon dahil ayaw na rin niyang makadagdag pa ito sa isipin ni Jenny. Sa kabilang banday, si Mamang naman ang sumagot. Papang, huminahon ka. Mukha namang hindi talaga kagustuhan ni Jenny na mangyari yon. Hayaan mong ikwento niya ang nangyari. At saka nandyan na yan eh. Alangan namang ipalaglag natin ang bata, hindi nagkasala pa tayo sa Diyos. Pakinggan muna natin siya, Papang. Malumanay na sabi naman ni Mamang at pilit na inaamo ang asawa. Eh, ano pa nga ba? O sige na, ikwento mo na kung paano kayo nagkakilala ng lalaking yan. Sagot naman ni Papang. Wala rin naman siyang magagawa dahil tama naman si Mamang. Nandyan na nga ang bata. Kaya nga sila nag-uusap-usap para masolusyonan ang pagsubok na kinakaharap nila ngayon. At doon ay para maliwanagan na rin ang kanyang mga magulang ay isinalaysay na ni Jenny ang nangyari sa kanya noon sa France at kung paano silang nagkatagpo noong lalaki. Pagkagaling ko po kasi nun sa Lahore, sobrang devastated ako at disappointed dahil sa mga naging rejections ko. Hindi ko kasi in-expect na ganun sila kasakit magsasalita. Eh, which parang normal lang naman sa kanila yon. At dahil nga sa sensitive ako at sobrang down na ako nun, bumalik na lang ako sa apartment ko sa main city. Iyak na iyak pa nga ako nun sa tren. Palibhasa may tigi isang kwarto ang tren na yon kaya sinamantala ko ng pag-iyak. Halos sumisigaw na rin ako nun. Wala na akong pakialam nun sa paligid ko. Eh basta, ang alam ko lang, kailangan kong ma-release yung sobrang lungkot ko. Sa kakasigaw ko, biglang may kumatok doon sa kwarto ko. Tandang-tanda ko pa yung mukha niya. At Pinoy din siya. Doon pinagsabihan niya ako na nakakaistorbo na raw ako sa mga nandun. Pero hindi ako nakinig, patuloy lang ako sa pag-iyak. Hanggang sa sinita na kami ng isang banyagang nandun kaya naman. Yung lalaki na humingi ng tawad para sa akin. Pumasok na lang siya sa kwarto ko para patahanin ako pero nakikita ako sa kanya. Hindi siya gaya ng iba na mapagsamantala. Napilitin lang siya na pumasok noon sa kwarto ko dahil nga halos mag-iskandalo na ako. Siyempre, Pinoy siya kaya natural na siyang dadamay sa akin. Tapos yun, ikinwento ko sa kanya lahat. Nakinig siya at nagbigay ng advice. Napainom na rin kami kasi ng wine nun kaya habang tumatagal kami magkausap, hindi namin namamalayan na natatamaan na pala kami ng alak. Tapos yun, doon na nabuo ang baby. Kwento ni Jenny. Nagkatingin na naman ang mag-asawa dahil sa kwento ng anak at mukha namang totoo yun. At isa pa'y wala sa bokabularyo ng kanilang anak ang gumawa ng kwento na hindi totoo. Sa kabilang banda ay nagtanong ang kanyang ama. Hindi mo malang ba na itanong ang pangalan niya? O taga saan siya rito sa Pilipinas? Sunod-sunod na tanong ng kanyang papang. Eh, hindi po. Na hindi nga sumagi sa isip ko na mabubuntis ako eh. Kasi na matapos ang mangyaring yon, ako pang ang unang umalis habang natutulog pa siya. Eh, hindi ko na rin siya inisip kinabukasan kasi wala naman sa akin yun. Tapos bigla namang nagkaganito. Sagot naman ni Jenny na halatang dismayado pa rin sa tono ng kanyang boses. At dahil wala na rin sila magagawa pa, nandyan na ang baby at hindi na rin naman mahahanap pa ang ama nito, napagpasyahan na lang nila na palakihin at alagaan ang baby at mahalin ito at maging mabuting magulang sa kanilang magiging apo. Eh, sino naman kayang lalaking yun? Di bale, dahil andyan na yan, itutuloy mo yung pagbubuntis mo. Aalagaan natin siya at ipaparamdam natin sa kanya ang pagmamahal natin. Kahit na ikaw lang ang magulang niya.
Sa tingin ko naman eh, baka hinahanap ka rin ng lalaki, kaya hayaan na lang natin na tadhana muli ang maglapit sa inyong dalawa. Sabi naman ang kanyang papang. Napatingin naman siya sa itsura ng kanyang mga magulang. Kanina lang tila dismayado ang mukha ng mga ito. Ngayon naman ay umaliwalas na at nagkaroon na ng mga ngiti ang kanilang mga labi. Hindi po ba kayo galit sa akin? Nag-aalala ang tanong ni Jenny. Andiyan na yun eh. Wala na rin magagawa pa kung sakaling magalit kami. At isa pa, baby yan. Marami ka mang natanggap na rejections. Iyan namang baby na yan ang magsisilbi mong pinakamagandang biyaya sa'yo. At yung batang yan ang magpapabago sa buhay mo. Maluwag na sabi ng kanyang papang na ikinagaan naman ang kanyang loob. Maraming salamat, papang. Maraming salamat, mamang. Nagpapasalamat ako dahil kayong mga magulang ko. Sana hindi kayo nagsisisi na ako ang naging anak ninyo. Maluhaluhang sabi naman ni Jenny sa dalawa. Nilapitan na rin siya ng kanyang ina at saka inakbayan. Jenny, ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kami na nga ang pinakaswerte at pinakapinagpala sa lahat dahil ikaw ang anak namin. Huwag ka nang umiyak at baka makaapekto pa sa bata. Bukas na bukas, magpapacheck up tayo para malaman natin ang kalagayan ni baby, ha? Masayang sabi pa ng ginang. Kaagad namang sumagot si Jenny. Okay po, mamang. Salamat po. Sabi niya, sabay yakap sa kanyang ina at nakiyakap na rin ang kanyang ama. Nang makalipas ang ilang araw, linggo at buwan, hindi na naramdaman ni Jenny ang paghihirap sa pagbubuntis, maging sa paglilihi, dahil damang-dama talaga niya ang suporta ng kanyang mga magulang. Hindi siya iniwan ng mga ito at pinabayaan sa ere, bagkos ay sila pang ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan ni Jenny. Maging ang mga food cravings ito ay sila rin ang bumili. Minsan ay hindi lang maiwasan ni Jenny na mapaisip at pakaramdam na naman ng pagkadismaya dahil wala pa nga siyang napapatunayan sa buhay. Ay karga de responsibilidad pa rin siya ng kanyang mga magulang hanggang ngayon. Pero sa halip na magpakalugmok at hindi na rin naman ito makakatulong, ay tinuon na lamang ni Jenny ang oras niya sa pagdidesenyo hanggang sa dumating na ang kanyang kapanganakan. Ang sakit po ng tiyan ko, mamang. Aray! Aray! Nakangibit na sabi ni Jenny sa kanyang ina. Napatuon na nga ang kanyang kamay sa may lamesa at hindi na malaman kung anong posisyon pa ang kanyang gagawin dahil sa matindi ng paghilab ng kanyang tiyan. Madali naman siyang nilapitan ng ina at iniwan na muna ang paghuhugas ng plato. Nako, manganganak ka na yata. Papang, halika, tulungan mo ako at manganganak na yata si Jenny. Sigaw ni Mamang. At doon ay pinagtulungan na nila ni Papang na maisa kayo ko sa kanilang owner type jeep. Maging sa panganganak ay naging madali lang din kay Jenny ang lahat. Nag-normal delivery siya at matiwasay niyang nailabas ang isang batang babae na nagmistulang isang anghel ang ganda. Napakaganda ng batang to, anak. Anong balak mong ipangalan sa kanya? Ngayon ay buhat-buhat na ng kanyang mamang ang kanyang anak at naluluha itong pinagmastan. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Jenny. Franz. Siya si Franz, mamang. Sabi niya na walang pag-aalinlangan. Franz ang napiling ipangalan ni Jenny dahil sa bansang yun na buo ang kanyang anak. Alaala na rin yun sa ama ng bata kung saan sila unang nagkatagpo. Habang lumilipas ang panahon, doon na nila nakikita kung sino ang kamukha ni Franz at walang duda na kamukha nito ang kanyang ama. Makalipas ang 7 taon, marami na rin nagbago. Lumaking mabait, matalino at pagiliw si Franz. Unti-unti na rin nakakausad si Jenny at ngayon ay muling susubok na ituloy ang kanyang pangarap. Mommy, look oh! Ang ganda ng designs ko ng gown, just like yours! Masayang lumapit si Franz sa kanyang mommy Jenny. Hawak-hawak ang isang peraso ng bond paper na may nakadrawing na babaeng nakagown. Habang nag-aayos naman ng sarili ay nag-abala pa rin si Jenny na tingnan ang gawang iyon ng kanyang anak. Patingin nga, sabi niya. Nang makita iyon ni Jenny ay doon niya napagtanto ang husay ng bata sa pagguhit at pagdidesenyo.
Sa murang edad pa nga lang, ay naipapamalas niya na ang kanyang husay sa larangang iyon kaya alam na ni Jenny kung saan nagmana ang anak. Without knowing na designer din ang kanyang amang si Harry kaya naman nasa dugo na talaga ng bata ang hilig nito. Aba, oo nga mamang oh. Mukhang may makakamana pa yata ng talento ko ah. Namamanghang sabi ni Jenny tsaka tinawag pa ang kanyang mamang. Maya-maya pa ay tinignan na rin iyon ng ginang. Patingin nga. Aniya. Aba, oo nga no. Manang-mana sa kanyang mommy ang aking pinakamamahal na apo. Nakangiting sambit naman ni mamang kaya hinalikan niya pa sa pisngi ang bata. Thank you, Mama Lola. Thank you, Mommy. Masayang sabi naman ni Franz. Maya-maya pa na makatapos na si Jenny sa pag-aayos dahil muli siyang magpapasa ng kanyang disenyo sa HOD ay kinausap niya ang anak. Siya nga pala, Franz. Iiwan mo na kita dito kay Mama Lola, ha? May pagpapasahan lang si Mommy ng design. Nandito na rin kasi sa Pilipinas ang sikat na House of the Designers. Magbabaka sakali ako, baka matanggap na. Kaya dito ka na muna kina Mama Lola, okay? Behave and be good, okay? Sabi niya sa anak. Kaagad naman sumagot si Franz. Okay po, Mommy. Ipagpipray po kayo namin ni Mama Lola na matanggap po nilang mga designs ninyo. Sabi pa niya. Oh, thank you, my little angel. I love you. I love you too, Mommy. Oh, siya. Sige na. Mauna na ako. Mamang, mauna na po ako, ha? Kayo na po munang bahala dito kay Franz. Tsaka binili na sa kanyang ina ang kanyang anak na si Franz. Oo, anak. Mag-iingat ka at tandaan mo, lagi kaming proud ni Papang sa'yo. Bilin pa ng ginang. Salamat, Mamang. Sige po, mauna na po ako. Buong loob na lumabas si Jenny sa pinto ng kanilang bahay, dala-dala ang kanyang matayog na pangarap. Handa na ulit siyang lumaban at sumubok sa kanyang pangarap. House of the Designers. Ang tagal kong hinintay na makarating ka dito sa Pilipinas. Sana this time, matanggap na ako. Mahina niyang sabi sa kanyang sarili na may lakas ang loob. Nang makarating na si Jenny sa HOD ay sinalubong na kaagad siya ng isang babae at saka isinama na roon sa applicants. Ganitong-ganito ang senaryo niya noong nag-apply siya sa HOD sa Friends. Pero ngayon, hiling niya na sana ay ibang resulta naman ang matanggap niya. Next applicant please, tawag ng nag-i-interview. At si Jenny na nga ang susunod. Nakangiti niyang iniabot ang kanyang mga design sa babaeng nandun na nag-a-assist sa kanila. Good morning po, ma'am. Ito na po ang mga designs ko. Sabi ni Jenny nang may mga ngiti sa kanyang mga labi. Bigla namang nagtaka ang babae. Designs? Pero close na po ang application namin for designers. May napili na po kami. Bale, yung pinipilahan niyo po ngayon ay for secretary post po. Urgent po kasi kami at malay niyo po matanggap kayo. Sabi ng assistant. Namilog naman ang mga mata ni Jenny at saka napatingin sa mga nakapilang aplikante. Kaya pala, siya lang ang bukod tanging may dalang portfolio dahil ang pila pala na yon ay para sa pangsekretarya. Close na po ang for the designers? Paninigurado niyang tanong. Yes, ma'am. Mabilis na tugon naman ng assistant. Ilang segundo rin nakatayo doon si Jenny nang kausapin na siya ng babae. Tutuloy po ba kayo kasi marami pa pong applicants ay naghihintay? Sabi naman ng babae. Sa isip ni Jenny kapag pinalampas pa niya ito, kahit hindi siya maging designer dito, lalo siyang magsasawalat wala. Lalo siyang hindi makakausad kung magiging mabibi pa siya. At isa pa, nasa House of Designer na siya kaya kahit taga-print lang ay papatusin niya na. Sige po, tutuloy po ako. Sagot niya sa assistant kaya naman isinama na siya sa loob ng interview room. Okay, sige ma'am. This way na lang po. Aniya. Nang makapasok siya doon ay tanging HR lang makakaharap niya. Buong akala pa naman niya ay makikita niya ng personal doon, ngunit hindi pa pala. Good morning po. I'm Jenny Kate Mercado.
and I'm applying for the position of... Sandali siya natigilan dahil muntik niya nang masabi na designer. Ang apply niya dapat ay sekretarya na. Of? Tanong ng HR. A secretary po, pagpapatuloy ni Jenny. Matapos ang interview sa lahat at halos kalahating araw na paghihintay para sa resulta, sa dinami-rami rin ng mga nag-apply, tanging si Jenny ang mapalad na mapili na maging sekretarya ng CEO of House of the Designers. Hindi man muli siya pinalad na maging designer doon, ay ayos lang sa kanya dahil at least empleyado na siya doon at mas magiging malapit pa sa CEO, kaya gagalingan niya talaga ang trabaho niya. Nang makauwi siya ay kaagad niyang hinanap ang kanyang anak at ang kanyang mamang. Mamang? Franz? Malakas sa tawag ni Jenny. Nang marinig na siya ng anak ay kaagad nitong kumaripas ng takpo patungo sa kanyang ina. Mami! Mama Lola, andyan na po si Mommy! Sabik na sigaw ng bata. Baby ko, how's your day? Kinulit mo ba si Mama Lola maghapon? Tanong ni Jenny sa kanyang anak na si Franz at saka pinaulanan ng halik ito sa pisngi. Tawa naman ang tawa dahil sa kilite. Sa kabilang banda ay sumagot naman ang kanyang mamang. Nako, mabait yan maghapon dahil nakinig lang yan ang nakinig sa mga sinuunang kwento nitong papang mo. Maiba nga pala tayo. Kamusta ang pag-a-apply mo, anak? Wika ng ginang. Nakangiti namang tumingin sa kanila si Jenny. Tanggap na po ako, nay. Sagot niya. Kahit nagluluto pa si Papang ay napasugod ka agad dito sa sala kung saan nag-uusap sina Jenny. Talaga? Gulat at tanong ng kanyang Papang. Totoo, anak? Dugtong pa niya. Opo. Sagot naman ni Jenny. Nagyakap pa naman ang mag-asawa sa labis na tuwa. Pero hindi po bilang designer. Sabi niya kaya natigilan na mag-asawa. Ganon? Eh, bilang ano naman, anak? Tanong pa ni Mamang. Secretary po ng CEO. Sagot niya. Magpaganon pa man ay namangha pa rin ang mag-asawa dahil mataas pa din ang pagiging sekretarya. Wow, okay na rin yun, anak. Napakataas din yan. Biruin mo, lagi ka nang makakasama ng CEO na pinapangarap mong kumpanya. Goods na rin yan, anak. Congrats, ha? Ang galing mo. Masayang sabi ng kanyang papang na wala pa rin mapagsidla ng tuwa. Eh, thank you, papang. Oo nga po, eh. Okay na rin siya. At least, dun pa rin po ako nagtatrabaho sa House of the Designers. Kinabukasan, ito na nga ang unang araw ni Jenny sa kanyang trabaho sa HOD bilang isang sekretarya. Halong kaba at excitement ang nararamdaman niya ngayon dahil makakaharap at makakasama niya na araw-araw ang presidente ng kumpanya. Gagawin niya ang lahat para maging maayos ang trabaho niya at makuha ang tiwala ng CEO na sa ganon ay magtagal siya sa kumpanyang yon. Pumasok na rin sa loob ng opisina ng CEO si Jenny at saka naman siya pinaupo ng CEO. So, you're Jenny, tama? Tanong ni Sir Antonio, ang CEO ng HOD. Opo, Sir Antonio. Nakangiting sagot naman ni Jenny. Sandali siyang tinitigan ng matanda. Tumangu-tangu pa ito at saka nagsalita. Okay. Your first task is to make minutes of meeting for all the hired designers. Doon tayo sa conference room? Okay? Kaya mo ba? Tanong ng CEO sa kanya. Opo. Opo naman. Gagawin ko na po. Buong loob na sagot naman ni Jenny. Okay, good. Thank you, Jenny. Tugon ng matanda at saka sinimula na ni Jenny ang kanyang trabaho. Habang naroon sila sa loob ng conference room, hindi naman naiwasan ni Jenny ang kanyang sarili na makaramdam ng inggit. Dapat ay isa siya sa mga designers na naroon ngunit hindi pa naman siya pinalad. Kaya ang ginawa na lang niya, nakinig na lang siya sa pinag-uusapan doon at plus points na rin sa kanya dahil ang dami niya pang natututunan. Bonus points na din na sobrang bait ng kanyang boss na si Sir Antonio. Minsan nga ay napag-iisipan na sila ng iba ng masama dahil sa special treatment lagi sa kanya na matanda. Ngunit binabaliwala lang yun ni Jenny as long as alam niya sa sarili niya na wala naman siyang ginagawang masama at talagang mabait lamang ang presidente. Naging magaan lamang kay Jenny ang lahat at na-enjoy niya ang kanyang trabaho. Kapag bakante kasi siya, ay doon siya umi-standby sa designer's room. At doon ay na-enjoy niya naman ang panonood ng mga designers habang nagtatrabaho.
Ngayon nga at umabot na siya sa HOD na 3 buwan, ay umaasa si Jenny na maraming taon pa siyang magtatrabaho doon. Samantala, kasalukuyan namang nasa New York ang uniko iho ni Sir Antonio na si Harry. Ano? Mukhang magaan ang loob ni Daddy sa bagong sekretarya? Gulat niyang tanong sa kanyang assistant. Opo, Sir Harry. Sa katunayan po, ay napag-uusapan na rin po sila sa opisina dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Sagot naman ang babae. Nagtiimbagang lang si Harry tsaka napailing. Matagal na siyang pinapabalik-balik ng kanyang ama sa Pilipinas para maging head ng designer's team dahil sa husay nito sa larangang iyon. Ngunit kahit mahusay doon si Harry, masasabi niyang hindi talaga ito ang passion niya, kundi ang photography. Kaya naman matagal na panahon din siyang hindi umuwi ng Pilipinas para iwasan ang offer na iyon ng kanyang ama. Ngunit ngayon, nang makarating sa kanyang balita na may kinahumalingan daw ang kanyang daddy, ay mabilis siya nang tatanggapin ang offer para alamin kung ano nga ba ang nangyari sa loob ng kumpanya at kung totoo ba ang kumakalat na balitang yan. Kapag nagkataon kasi, posibleng magkaroon pa siya ng kahati sa mana kapag mag-asawa ng panibago ang kanyang ama at iyon ang kanyang tatangkaing pigilan. That is insane! Kapag nag-asawa uli siya, tapos ganun pang kabata, baka mawalan pa ako ng mana at baka mapunta lamang sa magiging anak nila ng babaeng yan. Hindi ako makakapayag, Lorraine. Tell Dad, natatanggapin ko ng offer niya na maging head ng designer team. At bukas na bukas ay lilipad na ako pabalik ng Pilipinas. Mariing sambet ni Harry. Noted, Sir Harry. Sasabihin ko po kaagad kay Sir Antonio. Tugon naman ang assistant. And one more thing. Sabihin mo rin sa kanya, yung bagong sekretarya ang gusto kong sumundo sa akin. Siya lang. No driver, no bodyguards. Siya lang. Matalim at mariing sabi ni Harry. Masusunod po, Sir Harry. Sabi ng assistant. Thanks, Lorraine. At tuluyan na ngang umalis ang babae sa silid. Samantala, sa HOD naman, ay kinausap na rin ni Sir Antonio si Jenny upang ipagbigay alam dito na siya ang susundo sa kanyang anak sa airport. Jenny, bukas na bukas ihanda mo ang sarili mo dahil maipapasundo ako sa iyo sa airport. Dadating ang aking uniko iho at siya na ang magiging head ng designer's team. Ipaayos mo rin sa maintenance ang magiging opisina niya. Medyo istrikto kasi yon pagdating sa mga gamit. Black at gray lang ang gusto nun. Sabi sa kanya ng matanda. Nagtaka naman si Jenny. Okay po. Pero po, ako po talagang susundo? Taka niyang tanong. Yes, siya rin ang nag-request niyan. Ewan ko ba dun sa anak kong yun? Minsan na hindi ko mabasang nasa isip niya. Sabi ni Sir Antonio. Pumayag na rin si Jenny. Hindi na rin naman niya aalalahanin ang pagdadrive dahil marunong naman siya nun. At isa pa sa isip niya, dahil lalaki naman ang kanyang susunduin, ay wala naman siguro itong mabibigat na bagaheng dala kaya naman kinampante na lang ni Jenny ang sarili niya. Nakakainis naman. Masyadong pa-importante. Ang init-init. Pwede naman sa bodyguard na lang magpasundo. Ako pa talaga? Anas si Jenny sa kanyang sarili habang naghihintay sa may waiting area sa airport. Siya kasi ang inutusan ng CEO ng kanyang pinagtatrabahuan na sunduin ang kanyang anak na si Harry mula pa galing New York. Isa-isa na rin nagsilabasa ng mga pasahero patungo sa may waiting area. Kanya-kanya na rin pagsalubong ang ginagawa ng mga taong naroon na may mga hawak ding banner katulad niya. Yan, siguro isa na siya dyan. Mahinang sabit ni Jenny na kanina pang irritable sa init ng panahon tapos ang dami pang tao doon. Jenny! Jenny! Sigaw niya para sakaling marinig na siya ng kanyang hinihintay. Maya-maya pa eh, isang matangkad na lalaki na may shades na nakapatong sa ulo at nakasuot ng black long sleeve ang lumapit sa kanya. Napatulala pa nga ito dahil sa sobrang kagupuhan ng lalaki. Jenny the secretary? Tinatamad niyang tanong. Kaagad naman sumagot si Jenny. Yes! Ako nga po! Pinapasundo na po kayo ng daddy ninyo, sabi niya. Tila wala namang pakialam ang lalaki at inirapan pa si Jenny. Okay, please carry all my stuff. Thank you.
Seryoso niyang sabi tsaka nauna nang lumakad palabas. Napaawang naman ang mga labi ni Jenny dahil hindi niya inaasahang ganito pala kagaspang ang ugali ng anak ni Mr. Antonio. Kung anong ikinabait ng matanda, siya namang ikinasama ng ugali ng anak. Aba, tipati kong yun ah. Kapal ng mukha. Wika niya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang pamilyar sa kanya ang lalaking yan. Para bang nakita niya na sa kung saan. Basta, parang nakita na sila. Pero, kunot noon niyang sinabi na nakatitig pa rin sa paglalakad ng lalaki. Pilit niya pa rin kasing iniisip kung saan nga ba niya nakita itong si Harry. Pero, bakit kaya mukha siyang pamilyar? Saan ko nga ba siya nakita? Nang biglang tuluyang nanlaki ang kanyang mga mata at naalala kung sino nga ba ang lalaking yan. Oh my God! Siya yun? Hindi ako pwede magkamali. Siya yun! Siguradong-siguradong sabi ni Jenny. Na makalayo ng bahagya si Harry ay nagsimula na rin magreklamo si Jenny. Teka sir, hindi ko po mabibitbit lahat ng yun. Babalikan ko pa po ang iba. Ang tagal. Bilisan mo na. I don't need your explanation. Supladong sabi ni Harry. Napapailing at napupubuntong hininga na lamang si Jenny sa kanyang bagong boss na ito na ubod pala ng sungit. Buong akala pa naman niya ay wala siyang bubuhatin ngayon tapos doble-doble pa palang bagahe ni Harry tapos mabibigat pa. Kaya naman inis na inis si Jenny. Kakabwisit. Kung ano ikinabait ng ama, siya namang ikisanama ng ugali ng anak. Anas niya sa kanyang sarili. Nang mabuhat na lahat ni Jenny nang maikarga na isa-isa sa sasakyan, ay sumakay na rin doon si Jenny. Nakuha mo na lahat? Tanong pa ni Harry. Niwala man lang thank you o tanong kung nabigatan ba siya. Pagkos sa mala-prinsipal lang nakaupo doon. Yes, sir. Aalis na po tayo. Nakangiting sagot naman ni Jenny na parang pinipigilan lamang ang kanyang ines. Bago pa andarin ni Jenny ang sasakyan, ay tumingin pa ito kay Harry doon sa may front mirror. Dahil talagang namumukaan niya ang lalaki na ito na kasalukuyang nagpapakulo ng kanyang dugo. Sa kabilang banda naman ay tinanong naman siya ni Harry. Anong tinitingin-tingin mo? Masungit niyang tanong. Wala po. Masama po bang tumingin? Nagpanting naman ang tenga ni Harry sa pagsagot na iyon ni Jenny sa kanya. Kung kaya't lumapit ito sa likod ni Jenny tsaka'y dinikit ang kanyang mga labi sa itaas na bahagi ng tenga ng dalaga. Bigla namang nanindig ang mga balahibo ni Jenny dahil doon siya sa bahaging iyon may kilite. Alam mo ba kung anong ayoko sa lahat? Yung pala sagot. Kung nagagawa mo yan kay Daddy, pwes, hindi yan uubra sa akin. Matalim na bulong ni Harry sa tenga ni Jenny. Understand? Muli niya pang tanong. Opo, naiintindihan ko po. Nauutal na sagot naman ni Jenny at saka kumalas na si Harry at bumalik na sa kanyang pagkakaupo. Habang si Jenny naman ay kasalukuyan pa rin nakatunganga dahil alam niya talagang siyang siya yun. Siya yung lalaking nakilala niya sa friends at ang ama ng kanyang anak. Samantala, ilang oras na lang kanilang biyahe at nakarating na rin sila sa kanilang opisina. Andito na po tayo, wika ni Jenny. Ilang segundo rin silang nagkatinginan sa salamin. Wala pa rin bumababa hanggang sa magsalita si Harry. Ano? Hindi mo malang ba ako pagbubuksan ng pinto? Masungit naman niyang tanong kay Jenny. Bumuntong hininga naman si Jenny tsaka nagtitimping sumagot. Sorry. Sandali lang po at bababa na ako. Sabi niya. Siya na nga ang unang bumaba upang mapagbuksan ng pinto si Harry. Nang makababa na ang lalaki at nang makalakad na ng ilang hakbang, ay muli na siyang napatigil nang marinig ang reklamo ni Jenny. Wala mo lang, thank you. May sinasabi ka? Masungit naman niyang tanong. Wala po. Sabi ko, tara na po. Utal na sagot naman ni Jenny, tsaka nagpa siya nang pumasok sa loob ng opisina. Nang makarating na sa loob ay pumasok na kaagad sila sa office ni Sir Antonio. Sir Antonio, nandito na po si Sir Harry.
Sir Harry, tuloy po kayo. Nakangiting wika ni Jenny. Masaya namang sinalubong ng matanda ang kanyang anak at niyakap pa ito ng mahigpit. Harry, my son, welcome back. Mabuti naman na tinanggap mo ng offer ko. Hindi yung puro babae at sugal ka sa New York. Bungad pa ng matanda. Tamad na umupo naman si Harry sa may office chair at saka sandaling napasuliyap kay Jenny. I changed my mind. Gusto ko na magseryoso sa buhay. At saka, bakit ka nga pala nagpalit ng secretary? Ayos naman si Elena. Takanyang tanong sama sabay tingin ng masama kay Jenny na inosente lang na nakikinig sa kanilang usapan. Well, yan din ang akala ko na okay siya. But she's not okay. Maraming reklamo dito sa kanya sa opisina kaya napilitan na rin akong tanggalin siya at humanap ng iba. Then I found her. She's better. Sabay turo ng CEO kay Jenny. Ipinagmamalaki pa nga niya ito so far sa lahat ng mga naging sekretarya ni Sir Antonio. Si Jenny ang pinakapaborito niya, habang si Harry naman ay tahimik lang na nagmamasid sa kilas ng dalawa. Nang mga sumunod na araw, napapadaan naman si Harry sa opisina ng kanyang ama at bigla siyang napahinto na makita ang nagtatawanan sa loob sina Sir Antonio at Jenny. Thank you po, Sir Antonio. Kayo talaga, napakabolero po ninyo. Sabi pa ni Jenny, kaya lalong napakunot ang noon ni Harry. O siya, sige na. At mag-appoint ka na kaagad ng meeting with Mr. Tan. Tatawa-tawa namang sabi ni Sir Antonio. Okay po. Sagot naman ni Jenny at saka nag-march na ang papalabas ng opisina. Naabutan pa niya doon si Harry sa labas na nakatingin sa kanya ngunit nginitian na lamang niya ito at umalis na. So far ay wala pa namang nakikitang kakaiba si Harry sa dalawa. Sa isip niya ay baka nga nagiging malisyoso lamang ang mga tao kaya kung ano-ano nang naiisip nila na hindi naman totoo. Samantala nung mapadaan naman si Jenny sa designer's room ay muli siyang napatigil. Sa tuwing mapapadaan kasi siya rito ay hindi niya maiwasang hindi mapasilip dahil ito naman talaga ang first love niya. Napansin naman yun ni Harry kaya inakala niyang siya ang tinitingnan lagi doon ni Jenny. Kaya naman, nang muli niya makita ang babae ay kinumpranta niya na ito. Hey, tapatin mo nga ako. Type mo ako, no? Mayabang yung tanong sabay isinandal si Jenny doon sa may pader. Ano po? Nagtatakang tanong naman ni Jenny. Hindi na nga maintindihan ni Jenny ang lalaki dahil simula na lang nang dumating ito doon ay puro kasungitan na lang ang ipinakita niya rito. Bingi ka? Napapansin ko sa tuwing dadaan ka rito lagi kang sumisilay. O baka naman may iba kang pinagpapapansinan? Taas kilay na tanong ni Harry. Sa sinabi niyo ni Harry ay bigla namang nagpanting ang tenga ni Jenny kaya naman siya na ang unang kumala sa kanilang dalawa. Excuse me, sir. Unang-una, wala akong pinagpapapansinan dyan sa loob. Pangalawa, may dahilan ako kung bakit lagi ako napapasilip dyan sa silid na yan. At pangatlo, ang dahilan no na hindi ikaw. Kaya huwag kayong feelingero, mauna na po ako. Masungit niyang sabi at hindi na nakaimik pa si Harry. Nang sumunod na araw, nagpakuha naman ng coffee si Harry kay Jenny. Sir Harry, ito na po ang coffee ninyo. Magalang na sabi ni Jenny pero mainis pa rin talaga siya dito. May kailangan pa po ba kayo? Tanong pa niya. Sandali namang tumayo si Harry tsaka naglakad-lakad sa paligid. Animoy, isang investigador. Bakit nung ka nag-uopisina sa opisina ni Dad? May naiwan namang cubicle si Elena. Bakit hindi ka doon mag-office? At doon ni nag-usisa na talaga siya. Si Sir Antonio po ang nagdesisyon at hindi po ako. Sinserong sagot naman ni Jenny. Nilapitan naman siya ni Harry. Umamin ka nga. May relasyon ba kayo ng daddy ko? Matalim niyang tanong. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Jenny at doon ay hindi niya na talaga nagugustuhan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Harry. Ano? Grabe, hindi ako makapaniwala na pag-iisipan niyo kami ng ganyan, ha? Wala po kaming relasyon ng daddy ninyo. Mabait lang po talaga siya. Hindi lang naman sa akin, kundi sa lahat. Kaya siya nami-misinterpret ng mga tao, eh. Sagot ni Jenny. Sa sagot na yon, pakiramdaman ni Harry na napanatag siya kaya lalo pa siyang lumapit kay Jenny nang mas malapit tsaka hinawakan ito sa kanyang bewang.
Sir, Harry, ano pong ginagawa ninyo? Nagugulat ang tanong ni Jenny at ngayon sigurado siyang kinakabahan na siya. Bigla naman nagsalita si Harry. Those lips are meant to be mine. Nang aakit niyang sabi, sabay walang pakundang ang hinalikan si Jenny sa kanyang mga labi. Gusto pa sanang manaba ni Jenny, ngunit nang muli niyang matikman ang mga halik na yon, na huli niya pang natikman ay sa France, ay hindi na ito nagpumiglas pa. Sa kabilang banda, kinagabihan, na makauwi na si Jenny ay saka lamang siya kinamusta ng kanyang mga magulang. Anak, kamusta ang trabaho? Ayos naman ba? Tanong ng kanyang mamang. Ayos naman po. Tulog na po ba si Franz? Tuga ni Jenny. Oo anak, ay kanina pa. Ilang sandali pa ay isinama niya ng mga magulang sa may sala. Mamang, papang, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Seryoso niyang sabi. Ano yun anak? Handa kaming makinig. Sabi naman ng kanyang papang. Huminga muna ng malalim si Jenny bago nagsalita. Nakita ko na po siya. Sabi niya. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Sino? Yung ama ni Franz? Kunuto ang tanong naman ng kanyang mamang. Opo. Siya po ang anak ng CEO. Si Sir Harry. Sigurado niyang sagot. Muntik pa nga mapasigaw ang mag-asawa dahil sa nalalaman. Anak ng CEO ang ama ni Franz? Sabay nilang tanong na namimilog pa ang mga mata. Sigurado ka ba anak? Baka kamukha niya lang yun. Tanong pa nila. Mamang, sigurado ako. Si Sir Harry nakasama ko sa trenon sa Lahore. Tinititigan ko siya ng mabuti. Ang tangkad niya. Ang tono ng boses. Ang mga mata. Yung mapipilantik niyang mga pilik mata. Katulad ng kay Franz. Kaya hindi ako maaaring magkamali, mamang. Siguradong sabi ni Jenny. Eh kung siya nga, bakit naman hindi ka niya kilala? Na hindi ka malang niya naaalala? Nagtataka namang tanong ni Papang. Siguro dahil sa kagwapuhan niya, imposible namang iisa lang ang babae nun kaya imposible siguro maalala niya pa ako. Sabi naman ni Jenny sabay irap. Napaisip naman ang mag-asawa. Kung 100% na sigurado nga si Jenny na si Harry ang ama ni Franz, base sa kwento nito na ubod ng yaman ng lalaki at marami pang babae, parang biglang humirap ang sitwasyon. Nako, mahirap yan anak. Paano ka aamin? Baka isipin pa nun ay naghahabol lang kayo ng yaman. At katulad nga ng sinabi mo, marami siyang babae. Baka pag umamin ka, hindi naman niya panindigan dahil buhay binata pa siya. Ano bang balak mo anak? Nag-aala lang tanong ni Papang. Hindi ko nga rin po alam Papang. Pero kung sigurado kang siya na ngayon, may karapatan kayo lalo na itong si Franz na makilala man lang ang kanyang ama. Mariin na sabi naman ang kanyang ama. Samantala, kina Harry. Lorraine, may balita ka na ba dun sa babae na pinapahanap ko? Seryoso niyang tanong sa kanyang assistant. Sir, hanggang sa ngayon ay wala pa rin po eh. Hindi rin kasi siya nahagip sa mga CCTV doon sa tren na sinakyan ninyo. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ako tumitigil sa paghahanap. Sagot naman ni Lorraine. Simula ng araw na yon, hindi na nga nawala sa isip ni Harry si Jenny. Kaya naman ginawa niyang lahat upang ipahanap ito. Ngunit talagang pinagdadamot ito ng tadhana. Pero magpagkanon pa man ay hindi nawala ng pag-asa si Harry na muli niya makikita ang babaeng matagal niya nang hinahanap na hindi niya alam ay nakakasama na pala nito. Nang makalipas ang ilang pang mga araw, unti-unti na rin nabubura sa isip ni Harry ang issue tungkol sa kanyang ama at kay Jenny. Hindi na rin niya ito sinusungitan at mas gumagaan ang pakikitungo sa isa't isa. Sir Harry, hindi pa ba kayo uuwi? Malumanay na tanong ni Jenny nang muli itong mapadaan sa may designer's room. Doon niya nadatnan si Harry na abala pa rin sa pananahe at pagde-design. Marami pa akong dapat tapusin. Ikaw, umuwi ka na.
Mahinahong sagot din ni Harry. Napatingin naman si Jenny sa kanyang relo. Sila na lang din kasi ang tao doon, kaya naman naisipan ni Jenny na samahan muna doon si Harry dahil ito na lamang ang pagkakataon para makapasok siya sa loob ng pinapangarap niyang silid na iyon. Maaga pa naman. Pwede ba akong tumulong? Tanong niya nang nakangiti. At ano naman ang alam mo sa ginagawa ko? Balik na tanong naman ni Harry. Pumasok na rin doon sa loob si Jenny. Ay, hindi niyo po na itatanong pero frustrated designer po kasi ako. Actually, ang pag-a-apply ko naman po talaga dito sa HOD ay dapat as a designer. Kaso dahil pahuli-huli ako, hindi na ako umabot. Kaya ayun, bumagsak ako sa pagiging sekretarya. Pero ayos lang kasi at least, diba, dito na rin ako nagtatrabaho sa pangarap kong kumpanya. Hindi man bilang designer, ayos na rin kesa wala, diba? Pagkwento naman ni Jenny. Hindi naman makapaniwala ang reaksyon ni Harry. Ganun ba? Gusto mo bang subukan? Tanong niya. Namilog naman ang mga mata ni Jenny at nakaramdam ng kakaibang tuwa. Pwede ba? Utal niyang tanong. Go ahead, sabi ni Harry at saka tumulong na rin sa pagdedesenyo. Habang abala sila ay nagkukwentuhan na lamang silang dalawa. Passion mo rin ang designing? Tanong ni Jenny. Umiling naman kaagad si Harry. Nope. Ewan ko ba? Nakikitaan lang ako ni Daddy ng potensyal sa pagdedesenyo kaya dinala niya ako rito. Photography talaga ang gusto ko, sabi niya, kaya napawaw din ang reaksyon ni Jenny. Ayos nga rin naman ang photography, sabi niya. Dahil sa naging reaksyon niya ay bigla na lang napatusok ang pin sa kanyang daliri. Ouch! Aniya. Napakunot naman ang noon ni Harry tsaka nilapitan kaagad ang babae sa kanyang pwesto. Bakit? Nag-aalala lang tanong ni Harry. Ah, wala to. Natusok lang ako ng pin, sagot naman ni Jenny. Patingin? Maya-maya pa ay kinuha na ni Harry ang daliring yun ni Jenny na dumudugo at biglang sinipsip ito. Laking gulat naman ni Jenny sa ginawang yun ni Harry, kaya naman biglang bumilis na lang ang tibok ng kanyang puso. Oh, hindi na yan dugo. Nakangiting sabi naman ni Harry at nauutal namang sumagot si Jenny. Thank you, sabi niya. At muli na silang bumalik sa kanilang ginagawa. Sa kalagitnaan naman ng kanilang kabisihan, ay bigla na lamang nagkaroon ng power interruption. Shucks! Bakit ngayon pa nawalan ako? Litanya ni Jenny. Magrereklamo pa sana siya at magbubunga nga nang mabilis na siyang tinungo ni Harry. Sir Harry? Gulat niyang sambit. Ganun na naman kasi ang pwesto nila katulad ng huling hinalikan siya nito sa kanyang opisina. Mahigpit itong nakahawak sa bewang ni Jenny na para bang ayaw nang pakawalan. Who are you? Bakit parang pamilyar ka sa akin? Mariing tanong ni Harry na unti-unti na rin nahihiwagaan kung sino nga ba talaga si Jenny. Baka kamukha ko lang ang iniisip niya, sir, sagot naman ni Jenny sabay iwas ang tingin. Sandaling hinawakan pa ni Harry ang mukha ng dalaga at saka marahang hinaplos ang pisngi nito. Tanging ang liwanag lamang ng malaking buwan ang nagsisilbi nilang ilaw ngayong gabi. Ganitong ganito rin yung pangako ng may nangyari sa kanila ni Jenny. Sa dilim ay nagliwanag ang kanilang damdamin. At mukhang mauulit pa iyon ngayon na nakasandal na sila sa katawan ng isa't isa. That kiss. Mahinang sabi ni Harry habang nakatingin sa mga labi ni Jenny at hinawakan pa ito gamit ang kanyang hintuturo. I meant it, Jenny. I think I like you. Dugtong niya. Sir Harry? At tuon ang muling hinalikan ng mga labi ng isa't isa hanggang sa muling may mangyari sa kanilang dalawa. Hindi rin malaman ni Harry kung bakit ganito na lang siyang kabaliw kay Jenny. Maaaring makalimot ng pamansamantala ang isip, ngunit kailanman ay hindi madadaya ang puso. Alam niyang may ugnayan sa kanyang dalaga at pamilyar ang buong kabuuan nito sa kanya. Hindi man niya maisip sa ngayon kung sino ba talaga si Jenny ang mahalaga ay kasama niya ngayon na babae at wala siyang balak pang pakawalan nito.
Nang sumunod na araw ay magkakaroon ng gift giving sa HOD. Taon-taon ito ginagawa ni Sir Antonio dahil sa mahilig din ito sa mga bata. Nagpapakain, nagpapalaro at namimigay ng mga regalo ang tema ng aktibidad na ito. Kaya naman naisipan ni Jenny na yayain ang anak na si Franz para makisaya doon. Hindi na rin niya alintana kung magtita man doon ang mag-ama. Total, ito rin naman ang gusto niyang mangyari, ang magkakilala na ang mag-ama. Kaya naman, binaon din ni Jenny ang scarf na magsisilbing na iwang alaala at pagkakakilanla ni Harry. Franz, gusto mo bang sumama sa office? May hinandang gift ang boss ko para sa kanyang mga tauhan. Tanong niya sa anak. Nagliwanag naman ang itsura ni Franz. Talaga po? Opo, sasama po ko. Sabik na sabik niya namang sabi. Maya-maya pa ay nilapitan siya ng kanyang mamang. Anak, sigurado ka? Tanong niya sabay hawak sa kanyang balikat. Opo, siguradong sagot ni Jenny. Makikita naman sa mga mata ni Jenny na desidido na nga ito kaya naman hindi na umalma pa si na mamang at papang. Sige anak, balitaan mo na lang kami ha? Sabi naman ang kanyang ina. Unang isinama ni Jenny si Franz sa opisina ni Sir Antonio. Giliw naman ang matanda kay Franz. Your daughter is so cute. What's your name again, little princess? Maamong tanong ni Sir Antonio sa bata. My name is Franz po, Lolo Santa. Biba at magalang natugon naman ang bata. Nabigla naman si Sir Antonio sa sinabi nito na siya raw si Lolo Santa. Kaya tinanong niya ang bata. Lolo Santa? Kunot noong tanong ng matanda. Yes po. From now on, Lolo Santa na po ang tawag ko sa inyo dahil like him, mabait din po kayo sa mga bata at namimigay ng mga regalo. Nakangiting paliwanag naman ni Franz. Lalo namang natuwa ang matanda dahil bukod sa pagiging maganda nito at matanino rin ito at aktibo. Kaya naman napatingin pa si Sir Antoine kay Jenny. She's so funny, Jenny. Well, I think mas mabait pa rin ako kaysa kay Santa, sabi niya. Bigla namang napaisip ang bata. Paano niyo naman po nasabi? Kunot noong tanong naman ang bata. Kasi si Santa, tuwing Pasko lang namimigay ng gifts. Eh ako kahit hindi Pasko, namimigay pa rin ng mga aginaldo. O diba, mas mabait ako sa kanya? Pagmamayabang pa ng matanda. Napatango naman si Franz at napangiti. Oo nga po, tama nga po kayo. Sabi ni Franz, tsaka sabay-sabay na silang nagtawanan doon. Ilang sandali pa, ay dumating na rin doon si Harry. Oh, andyan ka na pala Harry. Harry, halika muna sandali at may papakilala ko sa iyo na napaka-cute na bata. Tawag ka agad sa kanya ng ama upang ipakilala si Franz sa kanya. Say hi to him, Franz, sabi na matanda. Tumingin naman sa kanya ang bata nang may ngiti sa kanyang mga labi. Hi po, kamusta po kayo? Pati niya at may paggaway pa talaga ang mga kamay. Napakunot naman ang noon ni Harry habang papalapit sa bata. Napatitig siya dito na parabang nananalamin siya. Lumuhod siya sa harapan ni Franz upang mapantayan ang bata. Habang si Jenny naman ay tahimik lang sa may gilid habang pinapanood ang mag-ama. Hi, kaninong anak siya, Dad? Nahihiwagaan na tanong ni Harry. Titig na titig pa rin siya sa bata. Maya-maya pa ay si Jenny na ang sumagot. Sa akin po, anak ko po siya, Sir Harry. Matapang na sabi naman ni Jenny. Napabaling naman ang atensyon ni Harry sa kanya. May anak ka na? Tanong niya. Opo. Utal na tugon naman ni Jenny. Bigla namang nalungkot ang mukha ni Franz. But I don't have a daddy. Malungkot niyang sabi sa bayo ko. Franz! Nilapitan naman siya ng kanyang ina. So, single mom ka pala? Sabi naman ni Harry na may pagtataka sa kanyang mukha. Opo, sagot naman ni Jenny. Nang mabaling na sa ibang atensyon ng lahat at nang makalaro na ni Franz ang iba pang mga bata ay sinamantala na ni Jenny ang pagkakataon na makausap si Harry. Buo na nga ang kanyang loob at desidido na siya sa kanyang balak aminin at sabihin. Ayaw na rin naman niyang patagalin pa ang sitwasyon na ganon dahil nalaki na rin si Franz at naghahanap na rin at nagtatanong tungkol sa kanyang ama.
kaya ayaw niya nang ipagdamot ang katotohanan sa dalawa. Ah, Sir Harry, pwede ko ba kayong makausap? Tanong niya sa lalaki at kaagad naman siyang pinagbigyan nito. Doon na nga nila pinili sa rooftop na mag-usap para pribado na silang dalawa lamang. Sir Harry, hindi mo ba ako namumukaan? O natatandaan man lang? Wala nang paligo-ligoy pa na tanong ni Jenny. Malalim namang napaisip si Harry at saka sumagot. You actually look so familiar. Sino ka nga ba? Sabi niya. Maya-maya pa ay may kinuha si Jenny sa loob ng kanyang bag. Doon niya natuloy ang inilabas at ipinakita kay Harry ang itim na scarf na kinuha niya noon sa lalaki. That is my scarf. Gulat na sabi ni Harry. Ito nga ang scarf na matagal niya nang hinahanap at sigurado siyang ang kumuha nito ay ang babaeng huli niyang nakasama sa tren. At ang babaeng yun pala ay walang iba kundi si Jenny. Yes, sinadya kong kunin to bago kita iwan na natutulog sa may kwarto ng tren. Kalmadong sagot naman ni Jenny. Hindi naman makapaniwalang tumingin si Harry sa babae. Doon ay unti-unti nang naging malinaw sa kanya ang lahat. Unti-unti nang naging malinaw sa kanya ang itsura ni Jenny na noon pa niya iniisip kung saan ba niya ito huli nakita. At ngayon nga ay masisiwalat na ang katotohanan. Ikaw yung babaeng yun? Takang tanong ni Harry. Bahagya namang umiti si Jenny. Opo. Ah, grabe lang talaga yung tadhana, no? Tama nga si Napapang. Kung gugustuhin pa talaga ng kapalaran na pagtagpuin tayo, hindi man tayo mag-effort na hanapin ang isa't isa. Tadhana na ang bahalang gumawa nun para sa atin. Sabi naman niya. Hindi naman maipaliwanag ang naging reaksyon ni Harry sa nalaman. Naging maluwag naman ang dibdib ni Jenny dahil sa pagtatapat ng katotohanan na ito naman talaga ang dahilan kung bakit muli pa silang pinagtagpo. At yon ay para sabihin ang totoo at hindi na itago pa. You intend to find me? Tanong ni Harry na unti-unti nang nagiging malinaw sa kanyang lahat. Kailangan eh. Kasi yung batang nasa baba, si Franz, anak mo siya. Anak mo siya, Sir Harry. Sagot naman ni Jenny. Wait, naguguluhan ako. So sinasabi mo na nung may nangyari sa atin, ibig sabihin, nagbunga yun? Paano naman ako makakasigurong sa akin nga siya? Sasagot pa sana si Jenny nang bigla silang maistorbo sa pag-uusap nang umakyat doon ng isang empleyado. Jenny, ang anak mo na bangga ng sasakyan! Malakas niyang sabi. Kinabahan naman kaagad si Jenny. Ano? Doon ay dali-dali na silang bumaba. Mabilis silang tinungo ang kinaroroonan ng batang si Franz na nakahandusay na sa may kalsada. Napag-alamang nakapusit ang bata nang nakakita siya na nagbebenta ng laruan sa may labas ng building. Kaya naman walang muwang natinungo yun ang bata. Franz! Franz, anak! Franz, anak! Gumising ka, anak! Umiiyak na sabi ni Jenny. Halos mahimatay naman doon si Jenny dahil sa sinapit ng kanyang anak. Doon ay mabilis ang binuhat ni Harry ang bata papasok sa kanyang sasakyan at halos pali pa rin ang pagmamaneho ng sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Kami na pong bahala sa kanya, sabi ng mga nurse ang maisakay ng bata sa may hospital bed. Doc, pakiusap. Gawin niyo po ang lahat para mailigtas ang anak ko. Pagmamakaawa ni Jenny sa doktor. Nandito na rin ang kanyang mamang at papang. Anak ko, minahon ka. Makakaligtas si Franz. Matapang at malakas ang bata, sabi nila sa anak. Ilang oras silang naghihintay sa may bench. Magdamag ding hindi umaalis si Harry para kay Franz. Labis din ang kanyang pag-aalala at mababa kasi ito sa kanyang kilos na balisang balisa at hindi mapakali. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na rin ang doktor mula sa operating room. Mrs., marami pong nawalang dugo sa bata. Kailangan po natin siyang masalinang kaagad. Bungad kaagad sa kanila ng doktor. Tumayo naman kaagad silang lahat sa kanilapitan ng doktor. Unang lumapit si Harry at saka nagtanong.
Anong blood type niya? Tanong niya. AB positive. At mahirap makahanap ng ganung blood type. Sagot naman ni Jenny. Doon ay tila na buhayan naman ng loob si Harry dahil AB positive din siya. Ako! Ako AB positive ako. Ako ang magdadonate ng dugo. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Nagkatingin na naman silang lahat doon dahil sa wakas ay hindi na sila mahihirapan pa na maghanap ng ganong klaseng blood type. Hindi na sila mag-aalala pa dahil mismong ama na ng bata ang sumalba sa kanya. Kaya laking pasasalamat ni Jenny na nariyan na si Harry. Maya-maya pa ay sinama na si Harry sa isang silid kung saan isasagawa ang blood transfusion. Pinakondisyon lang ang katawan niya at saka kinuhana na siya ng dugo. Para 100% na rin siyang sigurado, nagpasagawa siya ng DNA test kung saan malalaman din niya ang resulta. Malakas naman ang kutob niya na anak niya nga si Franz. Gusto lang niya ng katibayan at katunayan. Wala rin siyang balak na takasan ang kanyang responsibilidad at itanggi ang kanyang mag-ina dahil matagal niya na rin iyong hinihiling kaya hindi niya na ito papapakawalan pa. Matapos ang mga nagawang proseso, muli ay lumabas ang doktor. Dok, ano po? Kamusta po ang anak ko? Tanong ni Jenny na punong-puno pa rin ang pag-aalala. Ligtas na po ang bata. Ilang oras lang po ay pwede na po siyang ilipat sa recovery room. Masayang balita naman ng doktor. Wala namang mapagsidlan ang galak ni na Jenny, lalong-lalo na sina Mamang at Papang. Maraming salamat po, Dok, sabi nila. Nang maging maayos na ang lahat ay nagpaalam muna saglit si Jenny sa kanyang mga magulang para puntahan at kamustahan naman si Harry. Mamang, pupuntahan ko po muna si Harry ha, paalam niya. At kaagad naman siyang pinayagan ng mga ito. Sige lang anak, sabi nila. At kaagad naman nagtungo si Jenny sa silid kung nasaan si Harry. Sir Harry, bungad niya. Naabutan niya nakaupo na sa may kama si Harry. Jenny, sabi naman ni Harry. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Dahil po sa inyo ay nakaligtas ang anak ko. Sandali namang natigilan nang ituloy ni Harry ang kanyang sasabihin. Anak natin, sabi ni Harry. Lumabas na rin kasi ang resulta ng test na isinagawa at doon ay lumabas nga na anak na ni Harry si Franz. So naniniwala ka na? Gulat na tanong naman ni Jenny kay Harry. She looks like me. Doon pa lang malakas na ang kutob ko. Malakas din ang daloy ng dugo. She's mine, Jenny. Franz is my daughter. Buong pusong sagot naman ni Harry. And you? You are my wife. Pagpapatuloy pa niya. Sir? Just Harry. Simula nung araw na iniwan mo ako mag-isa doon sa tren. Pinahanap na kita sa mga tao ko. Pero talagang matinik ka. Hindi ka nila makita-kita. Hindi ka agad nakilala dahil siguro mahina talagang memorya ko pagdating sa pagtanda ng mukha ng tao. Pero alam kong familiar ka. But then again, the search is finally over. At ako pa mismo nakahanap sa'yo. Pagtatapat naman ni Harry. Bakit mo pa ako pinahanap? Hindi ba pwede mo namang kalimutan mo na lang ako? Bakit mo pang tinangkang ipahanap ako? Mga katanungan ni Jenny na nangangailangan ng kasagutan. Because I see myself in you? Yung dahilan ng pag-iyak mo nung araw na yon dahil sa rejection. Tama. Ganyan-ganyan din ako. And I think, meron ka na something na wala sa iba. Sa tinami-rami ng babae na nakasalamuha ko, ikaw ang nangibabaw. Ikaw ang kuminang. And I don't know why. Sinserong sagot naman ni Harry. Sigurado akong matutuwa si Franz kapag nagkamalay na siya. Gustong-gusto kanyang makilala. Ako rin. I want to know more about you. I want to know the guy I left in France. Maluha-luha namang sagot ni Jenny. Sinihit naman ni Harry sa usapan ng pangalan ng bata. Nahihiwagaan kasi siya sa kung tama bang hinala niya kung saan ito kinuha ni Jenny. Teka, kaya ba France ang pangalan ng anak natin dahil
Doon tayo una nagkakilala? Taas kilay na tanong ni Harry. Napatawa naman ang babae. Oo, sagot niya. Cool, sabi naman ni Harry. Nagtanong naman si Harry, can I hug you? At sumagot naman kaagad si Jenny, oo naman. Matapos nga ang tagpong yun ay sabay na silang nagtungo sa silid ni Franz na magkahawak ang mga kamay. Jenny, may malay na si Franz. Bungad naman ang mamang niya sa kanya. Anak, sambit ni Jenny at pinuntahan agad ito sa kanyang kama. Mommy? Mahinang tawag naman ang bata. Ako, salamat sa Diyos at may malay ka na. Kamusta ng pakiramdam mo? May masakit pa ba? Tanong ni Jenny. Yung kamay ko po medyo masakit pa, pero ayos na po ako. Daing naman ni Franz. Maya-maya pa ay napatingin naman siya kay Harry. Kasama niyo po pala si Sir Harry? Tanong ng bata. Oo anak, magpagaling ka ng mabuti dahil may magandang balita kaming sasabihin sa'yo. Nakangiting sabi ni Jenny, sabay tingin naman kay Harry. Talaga po? Nasasabik na tanong naman ni Franz. Oo Franz, pero sa ngayon, magpagaling ka na muna ng maayos ha. Para kapag magaling ka na, doon na namin sasabihin ng Mommy Jenny mo ang surprise namin sa'yo. Wika naman ni Harry. Excited na po ako. Sige po, magpapagaling po talaga ako ng maayos. Sagot naman ng bata. Buong magdamag nga na binantayan ni Harry ang kanyang anak. Walang pahinga at walang uwian. Siya ang nagpakain at may oras pa na naglaro sila para maaliw si Franz. At ngayon nga ay doon na rin siya natulog sa tabi ng bata. Anak, magkamukhang magkamukha talaga sila ng ama niyo, oh. Yung pilik mata. Iisa lang talagang hulma. Mahinang sabi naman ni Mamang kay Jenny. Mamang, ang saya ko po. Ang saya ko po kasi hindi ako nahirapan na ipatanggap sa kanya ang bata. Masaya-masaya siya nung malaman niyang nagkaanak kami. Hindi ko pa man siya nakikilala ng lubusan, pero ramdam ko na mabuti siyang tao. At mas magiging mabuting ama para kay Franz. Sabi naman ni Jenny. Gumiti naman ang kanyang ina at sumang-ayon sa kanyang anak. Sa palagay ko nga, sabi niya pa. Kayong dalawa ba? Paano kayo? Paano niyo palalakihin si Franz? May balak ba kayong magsama? Biglang tanong naman ang kanyang papang. Kung ako po ang tatanungin, mamang, gusto ko po siyang makilala. At sinabi naman niya sa akin na ganun din naman siya. Kaya siguro, hihintayin ko na lang sunod niyang hakbang. Ang mahalaga ngayon ay ligtas na si Franz at mabubuo niya ang pagkataon ng anak ko. Kalmadong tugon naman ni Jenny. Nang makalipas ang ilang araw ay nakalabas na rin si Franz at unti-unti na rin nakarecover. Mommy, ano po yung sasabihin niyo sa akin? Bungad na tanong naman kaagad ng bata sa kanila ni Harry. Harry? At doon ay pinaubayan na ni Jenny ang lahat kay Harry. Franz, halika. Upo ka dito, sa tabi ko. Nakangiting utos ni Harry sa bata. Franz, huwag kang mabibigla, ha? Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Okay po. Nakangising tugon naman ni Franz. Franz, ako ang daddy mo. Wala nang paligoy-ligoy niyang sinabi. Katulad ng sinabi niya ay hindi na nabigla ang bata. Po? Tanong niya sa lalaki. Akong daddy mo. Ako yung laging kinukwento sa'yo ng mommy mo. Kaya ka nakaligtas dahil sa dugo ko. Dahil magkadugo tayo anak. Ako ang daddy mo. Sabi pa ni Harry at doon ay tila ba humingi na ng tulong si Franz sa kanyang ina kung maniniwala ba siya o hindi. Mommy? Tawag ng bata at sumagot naman si Jenny. Oo anak. Totoo ang sinasabi niya. Siya ang daddy mo. Sagot ni Jenny. Daddy? Pwede bang isa pa? Muling request ni Harry. Daddy? Daddy ko? At doon ay tuluyan na nga silang nagyakap. Makalipas ang ilang buwan ay marami na rin nangyari at nagbago. Lalo na sa buhay ng mag-inang Franz at Jenny. Doon na rin sila nakatira sa sariling mansyon ni Harry dahil
Ito rin ang request sa mga ito para naman makabawi siya sa mga taong nawala sa kanila. Jenny, dahil nakitaan ka nitong aking anak na si Harry ng potensyal sa pagdadesign, sa inyo ko lang dalawa pinapaubaya ang designing team. Magandang balita pa ni Sir Antonio kay Jenny. Hindi naman maipinta ang reaksyon ng mukha ni Jenny dahil sa hindi na siya makapaniwala sa nangyayari na sa isang iglap, sa wakas ay matutupad na rin ang mga pangarap niya. Po? Totoo po? Hindi niya naman makapaniwala ang tanong. Oo. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na iyon pala ang passion mo? Nakita ko rin ang mga designs mo. Magaganda. Sabi pa ni Sir Antonio. Talaga po? Nagandahan po kayo? Naiiyak namang tanong ni Jenny. Oo naman. Kaya nga doon na kita ina-assign eh. Mag-hire na lang ulit ako ng panibago kong secretary. Sincero ang sagot naman ni Sir Antonio. Maraming salamat po, Sir Antonio. Pasasalamat naman ni Jenny at talagang masayang-masaya siya ngayon. Masanay ka nang tawagin akong daddy dahil doon naman ang patungo noon. Tatawa-tawa namang sabi ng matanda. O siya, maiwan ko na muna kayo ha at may meeting pa ako. Nang makaalis ang CEO ay bumaling naman ang tingin ni Jenny kay Harry. You deserve that. Sabi niya at saka hinalikan na muli si Jenny sa mga labi ni Harry. Thank you. Kayo ang kauna-unahang tao na nagtiwala sa akin. Kaya pinapangako ko. Hindi ko bibiguin ang House of the Designers. Maluha-luha pang sabi ni Jenny habang nakayakap ito kay Harry. Isa pa. Sabi naman ni Harry kaya natigilan si Jenny. Ha? Ulitin natin. Sabi pa ni Harry. Ang alin? Kunot noong tanong naman ni Jenny. Kung paano tayo una nakita? Sagot ni Harry. Mahina naman siyang tinapik ni Jenny. Ang laswa mo. Sabi pa niya. That's not what I mean. Uulitin mo pero wala nang iwanan. Itatama natin yung mga wrong moves natin noong una. Pwede ba yun? Seryoso ang sagot naman ni Harry. Siyempre, with friends. Siyang produkto ng lahat ng to. Sabi pa nga niya at saka ngumiti na si Jenny sabay sabing. Sure. At katulad ng kanilang napag-usapan, muli silang bumalik ng Europe at sumakay sa mismong tren na sinakyan nila noon pero ngayon ay kasama na si Franz. Mommy, dito po kayo unang nagkakilala ni Daddy? Tanong ni Franz sa kanyang mga magulang. Oo anak, dito mismo, sa tren na to. Sagot naman ni Jenny. At alam mo ba, sobrang ingay ng mommy mo nung umiiyak siya. Grabe, naistorbo niya kaya lahat ng tao dito. Dagdag pa ng kanyang amang si Harry kaya nagtawanan sila. Naku, grabe ka sa akin ha. Sabi pa ni Jenny sabay irap. Eh totoo naman diba? Mabuti na nga lang at to the rescue ang daddy mo. Ako lang ang nakapagpatahan sa kanya. Pagmamayabang pa ni Harry. Talaga po? Iyakin ka pala, mommy. At saka biniro naman siya ni Franz. Maya-maya pa ay may naaalala naman ng bata sa mga ikinuwento ng kanyang ina. Nga pala, mommy. Diba sabi mo, dito ako nabuo? Di pa man natapos ang bata ay mabilis ang tinakpan ni Jenny ang bibig nito. Ha? Huh? Nagtataka naman ang mukha ni Harry. Ah, wala yon. Ikaw talagang bata ka. Matulog ka na nga at marami ka nang nakaing pizza. Sabi naman ni Jenny tsaka iniba na ang usapan. Ah, opo. Inaantok na rin po ako. Good night, mommy. Good night, daddy. Wika naman ang bata at saka humiga na sa kama. Good night, anak. Na makatulog na ang bata ay pasimple namang tumikim si Harry. Gusto mo bang gawin na natin dito si Junior? Aniya. Baliw. Baka marinig ka ng bata. Sabi naman ni Jenny. Tulog na siya o ano? Halika nga dito. Sabi pa niya tsaka niyakap si Jenny mula sa likuran nito. Jenny, itong tatandaan mo. Simula sa araw na to, hindi na ako mawawala sa inyo ng anak ko. Wala nang iwanan. Seryosong sabi ni Harry. Nang biglang may inilahad ito sa harapan ng babae. Isang engagement ring. Ano yan? Gulat na tanong naman ni Jenny. Engagement ring.
sagot naman ni Harry. Nagpo-propose ka? Yes, I will marry you kahit saan pang simbahan. Can you take it? Hindi pa rin makapaniwala si Jenny sa nangyayari. Basta ang alam lang niya ngayon ay sobrang saya niya at wala nang makakatumbas pa sa kaligayahan niya ngayon. Of course, I love you, Harry. Buong puso niya pang sabi. Mas mahal ko kayo ng anak ko. Sagot naman ni Harry. Hanggang sa tuluyan ng muling may nangyari sa kanila. At muling na ulit ang unang araw na nagkakilala silang dalawa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!